Doc, yung katanungan ko po para sa inyo. Regarding po sa freedom of press ano expression. Yung po ba nangyari sa inyo sa SMNI? Kasi may mga kasama po tayong mga mainstream media ngayon. Pwede po bang mangyari din sa kanila kung sakaling ilabas po nila yung totoo at yung kabulukan ng gobyerno ngayon? Dan, alam natin nagsalita ang KBP, no? Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas noong recent na hearing sa Senate tungkol sa press freedom. At ang sinabi ni Attorney, ang sinabi ng KBP na spokesperson si Attorney Jubarla, sinabi niya yung ginawa ng Marcos administration sa SMNI, ang ibinigay ay chilling effect. Parang may Damocles sword, parang meron silang sword na nasa taas ng ulo nila na sila din ay pareho ang mangyayari sa kanila pag sila ay nagsalita ng katotohanan katulad nung ginagawa ng SMNI. So, sa tanong mo, Dan, gagawin ba yan ng Marcos administration? Certainly, gagawin nila yan pag nagsalita ang GMA, ang PTV4, etc. Lahat niyan. Pero, gusto kong dagdagan yung sinabi ni Bishop, no? Umabot tayo dito na meron tayong Bill of Rights. Marami ang namatay dyan sa ating mga ninuno. Umabot tayo dito na hindi ito binigay na parang regalo, kundi maraming namatay para dito. At nagsasalita tayo ng ganito kalakas para yung mga anak natin, kahit wala na tayo, makikita nila na lumaban tayo para dito. So tayo ba ay nabubuhay para lamang sa sarili natin? Kasi may mga kaibigan ako sa media, very close friends ko mula pa college, ang sinasabi nila, naiinggit sila sa SMNI kasi nagsasalita ang SMNI. Nawawalan sila ng dangal bilang media, no? Kasi napakaganda ng profession na ito as it turns out, no? So, tatahimik tayo dahil lang dyan? Diba ang Pilipinas ay duyan ng mga magigiting? So, bigyan na natin ng leksyon itong mga ito. Hello, magandang gabi po. Buster TV po sa YouTube channel. Tanong ko lang po, ano po yung gagawin yung pamamaraan para hindi mangyari yung nangyari sa Busto sa susunod na Maisog Rally? At pangalawa ko pong tanong, sa dinami-dami po ng mga dating kaalyado ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, na mga LGU, mga opisyal ng local government unit, mga mayor, meron na po ba kayong nilapitan ng mga dati niyang kaalyado na para pagdausan ng Maisog Rally? Salamat po sa simple at napakagandang katanungan. Kagaya nga po ng nauna nating pahayag kanina, hindi ho tayo papayag na magpatuloy ang paniniil sa atin. Kaya nga po ang nangyari po kanina sa pagkakansila ng Maisog Rally sa Bustos, Bulacan, hindi po tayo papayag na palipasin lang natin yan. Kaya ang ating po mga legal counsel at ang ating mga national organizers and conveners ay nagpaplano pong pag-aralan at busisiin ang mga dokumento at mga kaukulang kaso na po pwede po nating isampa sa kanila. Nang sa gayon, hindi lamang po ito para sa hakbang ng Maisog. Ang lahat po ng mga Pilipino ay entitled na magpahayag ng isang mga malayang pagpapahayag gamit po ang mga lugar ng ating gobyerno, katulad po ng mga plaza, ng mga Freedom Park. So kung hahayaan po natin ito, sino po ang tatayo para po ito ay mapigilan? Ikalawa, ano po ikalawang tanong? Okay. Alam nyo, ayoko po sana sabihin to eh. Pero ang isa po sa pangit na ugali ng Pilipino, yung pagiging traidor. Tama po ba ako?
Ang unang-una po naming mga nilapitan, yung kaalam po namin na malaki ang naitulong ng ating dating Pangulo. Sila po ang unang-una nating nilapitan. At sa kasamaang palad, sila rin po ang unang-unang tumanggi na tayo po ay suportahan. Yan po ay ang isang masakit na katotohanan. Alam niyo po kung sino? Ang mga congressman at ang mga gobernador. Hindi ba pwede magbigay ng pangalan para tandaan ang mga botante kung sino ang dinala ipoboto sa susunod na eleksyon? Mangga! Tungkol po dyan, huwag muna natin pangalanan. Kasi po, nadidig naman po natin ang panawagan ng ating mahal na PRRD sa kanyang pag-imbitasyon dapat sa peace rally. Mananagot sa batas ang dapat managot dahil sinisiil ang ating karapatan o ang ating constitutional rights. Yun po. At ang nakakalungkot nga po, totoo yung sinasabi ng aking kasama, ang inaasahan po sana namin na kahit hindi na lang yung hindi na lang yung bilang magkapartido, hindi na lang din yung sa utang na loob, bilang leader na lang na kababayan mo ang gagamit ng pasilidad, kapwa mo Pilipino ang humihiram ng pasilidad na hindi mo naman personal na pag-aari, kundi pag-aari ng pamahalaan ng gobyerno at higit sa lahat ng taong bayang nagbabayad ng buwis. Pero ano po nangyayari? Dahil lang sa utos ng kung sino man bumubulong na nilalang, hindi po tayo pinapayagan. Dapat itong mga congressman at governor po na ito at yung mga mayor, sana i-ano natin, tingnan natin maigi kung ano yung mas nakakabuti. Diba? Paano tayo yung tatawaging people's leader kung tayo mismo namimili kung sino lang yung tatangkilikin natin? Kaya dapat piliin natin yung may malasakit, yung may damdamin para sa taong bayan. Yun po. Yes, hello. Maraming salamat po. Boss? Yung gusto ko sana, no, dumating tayo sa punto na kaya nating pangalanan kung sino yung mga yan. Kasi napakalakas ng loob na traidorin tayo. So dapat mas malakas ang loob natin na tanggalan ang mga maskara nila at sabihin kung sino sila. So tingin ko si Governor Daniel Fernando yan. Tingin ko lang. Bago po sagutin, idadagdag ko lang po sa sinabi ni Doktora. Alam nyo, nakakahiya po sa dati nating House Speaker Alvarez, no? Sapagkat siguro hindi din po alam ni dating House Speaker Alvarez na simula po nang natapos ang unang hakbang na maisog na ginanap po sa Davao City, kumilos na po ang Central Luzon. Nakakahiya man pong sabihin, pero malamang hindi alam nga ni dating House Speaker. Tinanong niya ang Luzon, meron ba kayong itlog? Meron po. Ngayon, ibabalik ko yung tanong sa governor ng Bulacan. May itlog ka ba? Wala.